Hello, kamusta? Welcome back to my channel. Nag-request yung isa naming kamag-anak na kung pwede, ako na lang yung gumawa nung kanilang double deck. At maglalagay rin tayo ng partition o division para sa dalawang kwarto. Samahan niyo ako sa aking biyahe. Good luck sa bago kong project. Dinisa, Lipa, Batangas. Okay, trabaho na agad. At syempre, ang una natin gagawin, puputol-putolin muna natin itong plywood. Bali dito sa ating gagawing double deck ay bumili tayo ng apat na marine plywood. Bali, ang pinakasukat ng ating foam ay 48 inches by 72 inches. Tapos ito naman yung pinagputulan ng ating 72 inches. Tatabas tayo ng 16 inches ang lapad. Sa nakikita nyo, ito naman yung pangalawang plywood na. Bali, susukat ulit tayo ng 72 inches. Ito naman yung para sa pangalawang kama, yung nasa sa taas. At dahil nga dalawang 16 inches ang lapad ng cutting kailangan, tatabas ulit ako ng pangalawa pa. Itong dalawang 16 inches na to, ito ay gagamitin natin para sa frame. Mamaya makikita nyo yung paano ko magawa ng pinaka-frame. Okay, kumpleto na yung ating sinukat na 48 inches by 72 inches. Pagkatapos, ito naman yung pinakapangatlong plywood na natin. Dito ay kukuha ako ng 16 inches ng lapad. Bali, dalawa yung ating kailangan. Dalawang 16 inches, tapos yung sa taas ay 8 inches ang lapad.
Ngayon, binubuo ko na yung dalawang frame ng ating magiging kama. Pero gamitan pa rin natin ng wood adhesive para stable yung pagkakadikit niya. At pwede na natin ipako yan gamit ang finishing nail, number 2 ang haba. Okay, malapit na matapos yung ating isang frame na ginagawa. Sa nakikita nyo, meron akong dinidikit na 3 inches ang lapad niyan. At dyan natin ipapatong yung ating magiging pinakasahig ng ating magiging foam. Dahil nga dedos yung ating papo na ginamit, kailangan natin bawasan yung haba para hindi tumagos yung ating pagpapako at hindi tumagos na sa kabilang side. Pwede po yan mga kabayan, tingnan nyo, hindi tumagos yung pako. Ngayon bubuin naman natin itong pangalawang frame na ng ating kama. Nabanggit ko po kanina, ito po yung 8 inches ang lapad para doon sa isa pa nating gagawing frame. Thank you.
Ngayon naman tatabas tayo ng 5 inches ang lapad. Ito naman yung gagamitin natin sa magiging haligi o yung pinakapaan ng ating gagawing double deck. Bali, ang kailangan natin dyan ay 8 piraso. Okay, putulan na agad natin dahil masyado yung mahaba. Depende na lang po sa inyo kung anong haba ang gusto nyo o gano'ng kataas yung inyong magiging double deck. At ito na rin yung pinakapang-apat na plywood. Okay, tapos na nating matabas yung 8 piraso bale na magsisilbing haligi ng ating ginagawang double deck. Tingnan nyo ha, dapat ganyan po yung kakalabasan. At ang kailangan natin dito ay 4 na piraso. Kasi 4 na haligi yung ating gagamitin. Ayos, tapos na yung ating 4 na haligi. Ngayon, pwede na natin install to para malaman natin kung anong kakalabasan nitong ating ginagawang double deck. Dito sa pag-install nitong 4 na paa o yung pinakahaligi, hindi na ako gumamit ng pako at saka pandikit. Para kung sakali na gusto mong lumipat ng ibang lugar o gusto mong ilipat ng ibang kwarto, ay hindi tayo mamumblema. Hindi nyo po yun mailalabas ng buo kung yun po ay nasa sa loob ng inyong kwarto. Kung paano nyo po ginawa yung unang frame na inyong ginawa, ganun din po yung gagawin dito sa frame na ito, yung nasa sa taas na yan. Lagyan nyo rin po ng pagpapatungan nyo ng pinaka sahig ng inyong foam. Okay, ito na po yung ginawa nating double deck. At pasensya na rin po, hindi ko na masyadong naidetalyo pa yung iba. At kayo na ang balong musga. At muli, maraming salamat sa inyong pagbisita. Hanggang sa muli at salamat sa inyong panonood.